Hello everyone! Welcome back to my channel. So, ang video ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay follow up ulit ng aking videos hinggil sa mga paraan ng pagpunta dito sa Canada. Napakarami kasi akong natanggap na mga messages na nagtatanong kung saan mag-a-apply kung gustong pumunta dito sa Canada or saan makakahanap ng legit na job offer. Kapag magsa-surf ka sa net, marami ka namang makikitang mga recruiters or agencies na para dito sa Canada, pero nakakatakot nga lang kasi malay mo kung fake at kapag kinunan ka na ng pera, biglang mawawala. So ito po, kapag wala kayong kamag-anak or kaibigan dito na pwedeng maghanap ng trabaho para sa inyo, at inuulit ko, medyo mahirap naman talagang maghanap kahit nandito ka, merong legit na agency kung saan makakapaghanap ng trabaho. At ito ang ipapakita ko sa inyo ngayon. So, punta tayo sa ating search engine. I-type lang natin ang TOEA. Enter. Dito na type Philippine Overseas Employment Administration. Click that one. And then punta tayo sa Job approved job orders of licensed recruitment agencies. So, safe po tayo dito kasi lisensyado ng POAA. Andito siya, tatlong categories. Search available job orders by position, search available job orders by country, and search available job orders by agency. Kung alin dyan ang gusto ninyo, yun lang ang i-click ninyo. Pero pupunta tayo dito sa search available job orders by country kasi ang target natin ay Canada. So, click natin yan. Andito na siya. Select country. So, we need to scroll. Hanapin natin ang Canada dahil Canada ang ating target. Click. And then, submit. Pagka-submit, ito na yung lalabas. Available job orders by country as of June 23, 2020. Updated po siya. Country is Canada. So, ito. First column is country. Second column, we have the positions. So, andito ba? Andito na po, caregiver, operator, press, welder. At ang third column, yung agency kung saan pwedeng, kung nasaan yung job offer. So, date approved. At job order balance, yung last column. So, ibig sabihin, kapag open, pwede pang apply yan. I think kapag mga my numbers na yan, meron na silang mga applicants. So, marami pang open, oh, as of this time. Marami pang open. So, scroll down yan. Yan, maghanap na kayo ng pwede ninyong applyan. Pero naka-note dito, oh, may note dito sa baba. So, the job orders are considered active unless canceled by the employer or recruitment agency. However, we cannot guarantee that the job vacancies are still open because the recruitment agencies may at present have already accepted qualified applicants for the listed positions. So, important to verify with the agency if the job order is still active or not. So, pag may nakita kayong open dito, kontakin lang ninyo yung agency na lisensyado nila. Hanapin niyo yung address, i-google na lang ninyo. So, dito po silang lahat. Po yung para sa mga naghahanap ng trabaho. Para sa mga nagtatanong naman kung magkano ang gagastusin kapag gusto mong kumuha ng study permit or gusto mong mag-aral dito sa Canada, ipapakita ko rin sa inyo kung saan ninyo pwedeng tingnan kung magkano ang magagastos papunta dito. So ulit, punta tayo sa ating search engine para mas clear. So i-search natin ang embassy of Canada in the Philippines. Okay. So, ito na. Makikita natin yung Embassy of Canada in the Philippines. Click lang yan. Dito, ito yung makikita sa kanilang website. So, dito sa taas, may mga titles na nakalagay. Visa and Immigration. Punta tayo sa Study in Canada. Ito po siya. Okay. So, why study in Canada? If gusto mong basahin yan, do I need a study permit, scholarships, at ito, steps to study in Canada. Click lang yan, andito na siya. Find programs and cost for international students in Canada. So, map of colleges, search for colleges and universities, education options.
Pero diretso tayo dito sa study cost. Ito yung elementary, ito yung high school. Ayun yung cost o approximately 8,000 Canadian dollars, so 14 Canadian dollars per year. Language school, kung gusto mong mag-aral ng English or French. And then college and vocational. So, andito yung prices nila. So, sabi dito, you will see that some schools offer free tuition while others range from approximately 2,000 Canadian dollars per year to 18,000 Canadian dollars per year for tuition depending on the college and your program of study. So, it will also generate cost for living expenses, which is approximately 12,000 Canadian dollars per year for college students. So ito dito magbabagsak yung sinasabing show money para sa living expenses. Pero huwag kayong mag-alala kasi pag nandito na kayo habang nag-aaral, pwede kayong mag-work ng 20 hours at sa tingin ko parang kasya na yon para sa living expenses mo dito sa Canada. Yan po mga kaibigan, I hope na makatulong sa inyo. Pero gaya ng sabi ko sa mga nauna kong videos, kung hindi pa ninyo napanood, puntahan na sa aking channel. Dapat papasa rin kayo sa iba't iba pang mga requirements ng Canadian immigration. So kung meron pa kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo dyan sa baba at sasagutin ko kung kaya kong sagutin. Kung hindi naman, pwede ko kayong bigyan ng link kung saan mababasa ang sagot sa iyong tanong. So sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, subscribe na kayo at pindutin na rin ang notification bell para maging updated sa mga susunod ko pang videos. Thank you very much everyone and keep safe!